pumasok ngayon, mga kababayan, si Senator Amy Marcos. What? Bakit niya, Mr. Maravillas? Ano yung issue? Yung issue sa Department of Agriculture at sa Sugar Regulatory Board, yung gustong ipalusot na 300,000 metric tons ng sugar, ayon. Sabi ni Senator Amy Marcos, tigilan ninyo ang panluloko sa kapatid ko. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, yung sindikato po ng mga smugglers, nandyan mismo sa gobyerno. Yan ang mga mismong sangkot, yung mga pribadong smugglers. Wala man yun, ano? Wala man yung magagawa without the approval ng mismong sindikato ng smuggler na kapartner nila in business sa gobyerno. Ayun ang katotohanan yan, mga kababayan. O ngayon, buti na lang matalas yung pakiramdam ni President BBM. Ito ngayon yung balita, mga kababayan. Manila Bulletin. Stop trying to fool my younger brother, sabi po ni Amy. Senator Amy Marcos issued this statement after she recommended or she condemned the unauthorized fraudulent use of the office of the president to justify the importation of sugar. Ginamit pa yung office of the president. Sabi ni Trixie Angeles, press secretary, ang nakapirma po, a certain Yosek Leocadio Sebastian. What? Tanggalin agad itong si Leocadio. Kung bakit ginawa niya yung ganon, nagpalabas ng sugar import order without the authority ng ating Pangulo. Huli ka ngayon, Balbon. Siguradong ang dami niyan sa ano, sa Department of Agriculture na involved, mga kababayan, sa smuggling, kaya hindi tayo umasinso po dito sa Pilipinas. At kawawa, mga kababayan, yung ating mga local producers. Sabi ko sa inyo, maniwala kayo, wala man silang paki, importante talaga matino yung Pangulo. Kasi itong mga nakapaligid po, mga opisyal, sabi ko sa inyo, pumasok yan sa gobyerno, hindi man para magserbisyo. Yung mga matataas, lalo na nasanay sa ano, may mga matitino din po, hindi man natin nilalahat. Nasanay po sa korupsyon, ay, wala man silang paki, importante, masaya at masarap yung kanilang buhay. Yun, magpayaman ang magpayaman para pag-retire nila, okay na niya kami. Ayahay na ang buhay. So, Senator Amy Marcos issued this statement after she condemned the unauthorized and fraudulent use of the office of the president to justify the importation of sugar. Ginagamit mismo, mga kababayan, yung office of the president para kumita sila sa importation po. She referred to this as the ultimate proof that thick-faced agricultural smugglers are lording it over at the Department of Agriculture. Ito ang yung problema, na yung napakakakapal na mga mukha na mga smugglers, sila mismo ang namamahala, namamayagpag sa Department of Agriculture. And that could be the reason why, mga kababayan, pinili ng ating Pangulo na siya mismo yung mamuno
ng Department of Agriculture kasi unang-una, isa ito sa mga flagship program po niya for food security, to ensure food security dito po sa ating bansa. So, Senator Marcos issued a statement following President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s timely rejection of the planned importation of 300,000 metric tons of sugar. She also urged an immediate reshuffle of the DA's highest officials to dismantle criminal syndicates within the government. Yung mga mismong immediate involved mga kababayan doon sa dito sa attempt na mag-import ng 300,000 metric tons ng sugar na walang authority yung Office of the President, kailangan nito ay pagtatanggalin na po. Sigurado na ito yung mismong core group ng sindikato ng mga smugglers dito sa ating bansa. So sabi po ni Senator Amy, huwag niyong niloloko ang ading ko. Stop trying to fool my younger brother. Local sugar producers told Senator Marcos' office that sugar prices have spiked to above 100 pesos per kilo dahil din dan po sa dahil din daw po sa sa hoarding. Kita ninyo mga style nila, itatago nila para magkaroon mga kababayan ng artificial shortage. Tapos ipapublish sa media. May mga kasapakat yan na mga reporters, mga kababayan, ipapatawag, pa-interview na ganito anya. Sabihin mo na based sa aming monitoring, kulang na yung yung supply natin ng sugar. Ayun. Labas ng balita. Paglabas ng balita, mga kababayan, pang-ready yun. Mindsetting. Yung mga smugglers, mga kababayan, yun pala, itinago muna. yung mga produkto, importan niya tayo. Ganon sila maglaro. Kasi sabi ko nga po, mga kababayan, sa importation, ang dali. Isa lang yung kausap mo eh. Tapos, check ka sa ATM. Oo, kinaan niya. Solve. Next time naman, gawa naman tayo ng pera. So, sabi ng mga local producers, umabot niya ng 100 pesos plus per kilo because imports were being cornered by leading manufacturers of sugar products in cahots with DA officials and were thus not reaching ordinary consumers. Yan ang strategy nila, mga kababayan. The producers added that sugar milling was advanced 2 weeks ago to make more locally produced sugar available to retailers by the end of the month. Ayaw nila nang galing sa local po kasi wala man na niya tayo diyan pakinabang. Magkikinabang niyan yung yung mga consumers lang. Senator Marcos also called for an investigation of DA Undersecretary Leocadio Sebastian and other agency officials involved in reversing an import ban. Reverse pala po nila on swine-based, ay bago ito ah, swine-based processed animal proteins from Italy and other countries affected by African swine fever.
Pero doon mga kababayan sa importation ng sugar na naonsyami na silip ni President Bongbong Marcos. Ang signatory po, si Elio Cadio. Ah, itong si Sebastian. Sebastian himself acknowledged the medium risk posed by the importation of processed animal proteins or PAP in the August 5 memorandum he signed to lift the ban. The senator pointed out, adding that some 1,000 pigs were culled in Rome's Lazio region last June to prevent the spread of ESF. Marcos warned that allowing the entry, mga kababayan ito, into the Philippines could cause a resurgence of ESF. Sabi ko sa'yo, wala silang pakialam kung masira po yung local industry ng babuyan. Oh, wala man silang pakialam. Ano man niya? Di mag-import tayo ng ano? Nang baboy. Ha? Di ba? The local aquaculture industry uses ito pong gusto nilang i-import. Kasi po medyo kwampo daw siya. Medyo mura. So, the local aquaculture industry uses porcine PAP made from the skin, blood, and bone of pigs as cheaper feed to fatten fish and bring down market prices. Kailan kung may African swine po, nadamay tayo rito. Yun ang concern po ni ano, ni Senator Aimee Marcos. Nadamay pati yung ating ano, industriya ng baboyan. Alagang mga tao ito. May African swine flu. Kaya may ban. Ayun, inalis ng ng sindikato. Sabi ko sa inyo. But Senator Marcos said that turning a blind eye to the possible re-entry of ESF favors one agriculture sector at the expense naman po ng isa naman po of another. Uli kayo ngayon mga balbon dyan sa Department of Agriculture. Kala ninyo makakalusot kayo mga pinagagawa ninyo. Not now. Not under the watch mga kababayan ni President Bongbong Marcos. Kala ninyo kasi yung ating pangulo mabait, kaya ngayong challenge ni Aimee Marcos sa kanyang kapatid, magalit ka na niya laban dito sa mga smugglers. Pero talagang iba yung strategy ni ano. Hindi siya nagsasalita ng kung ano-anong masasama na pwedeng ika-alsa ng damdamin ng isang tao, ika-galit. Pero yung action niya, mga kababayan, sakto lang, firm, and timely. Nakita niya, ay, lulusot kayo ha. Hindi pwede. Disapprove. Diba? Then, paimbestiga siya na walang pagmumura tulad ni President Digong. Imbestigan na. Pag na-found out na, managot kayo sa batas. Diba? No one is above the law. Ayan ang importante dyan, mga kababayan. Hindi President is firm to uphold
the law, mga kababayan, dito sa ating bansa. Yan man lang po. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and affected area. May lang po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po, pinapahid. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. At ito naman po, sa mga cancer patients, hindi man siya gamot, Ninja Red Mixed Fruit Drink. Food supplement po siya. Kailang gawa po siya, mga kababayan, sa goji berry. Ang goji berry po, may anti-cancer properties po, mga kababayan. So, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger. Okay po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.